Welcome sa training na to. Okay, so ang matututunan mo dito is kung paano gumawa ng YouTube channel, kung paano gumawa ng playlist sa YouTube, kung paano mag-upload ng videos, kung paano mag-verify yung YouTube channel mo, kung paano mag-upload ng channel art or yung cover photo mo dun sa YouTube channel mo. Okay? So napakalagang matapos mo tong video na to kasi napakalaga na may YouTube channel ka. Kasi magagamit mo yon sa iyong online business or sa kahit anong business na ginagawa mo. Alright? So, again, congratulations and make sure na tapusin mo ang video na to hanggang sa uli. So, congratulations! Enjoy the training! Hi, once again, I'm Neil. So, sa video na to, ang ituturo ko sa inyo is kung paano gumawa ng YouTube channel. Okay? So, napakalaga kapag meron kang YouTube channel. Kasi pwede kang mag-upload doon ng mga videos mo, yung mga marketing videos mo na ginagamit mo sa yung nagagamitin mo sa yung business. Okay? Kaya napakahalaga na meron kang YouTube channel. Okay? So ngayon ang ituturo ko sa inyo is kung paano mag-create ng YouTube channel. So first, nagagawin mo is mag-create ka ng yung Gmail account, okay? Mag-sign up ka lang sa Gmail. Punta ka sa gmail.com, tapos madali lang naman gumawa ng account. Okay? I-enter mo lang yung details mo, yung number, yung kung anong gusto mong Gmail mo. For example, neilfabrigas@gmail.com o kaya yung pangalan mo at gmail.com something. Tapos i-verify mo lang using your number. Okay? So, mas makapagawa ka lang ng Gmail account, magkakaroon ka lang ganitong account. Okay? And next na gagawin mo is, punta ka sa YouTube. Click mo to. Then, click mo yung YouTube. Okay, make sure nakalagin ka sa yung Gmail account. Tapos, ang next na gagawin mo is mag-create tayo ng channel. Okay? So, ang gawin mo lang, mag-sign in ka. For example, ako naka-sign in ako sa YouTube. Okay? And, kapag meron ka ng Gmail account, automatic, meron ka na rin YouTube. Okay? So, yan, pag nag-sign in ka sa YouTube, yan, meron, automatic yan. Kasi, isa lang may-ari ng YouTube, ng Google, tsaka ng Gmail. Okay? Isang company lang yan. Tapos ito, punta ko na rin. Ito na yun. Nagumawa ako ng email ko. Okay? Itong dual sniper. Example yan. Then, click mo lang ito. May channel. Okay? Pag-click mo itong image dito. Ayan. Use YouTube as. Tapos yung name mo. Name. Yung pangalan mo. Kung anong gusto mong pangalan ng YouTube channel mo. Okay? After nyan, create ka na ng iyong ano. Create channel. Click mo yan. Create channel. Okay, ayan, meron ka lang channel. Then, ang gagawin mo is create ito. Customize mo muna yung channel mo. Right? Customize your channel. Tapos, ayan, like, pwede mo lagyan to ng picture. Okay? Add channel art. Okay? So, para makakapaggawa ka ng channel art, punta ka lang dito sa Canva. Canva.com. Okay, mag-register ka dyan. Free lang yan. Okay, once na may account ka na dyan sa Canva, yan, marami ka nang pwedeng pagpilian ng mga templates. Okay, pwede mong i-edit yung mga yan. Then, para makapagawa ng YouTube channel art, click mo itong more. Tapos, hanapin mo dyan yung YouTube channel art. Okay? So, eto yun. Ito, YouTube channel art. Click mo yan. Okay? Tapos, mapupunta ka sa kabilang page. Alright? So, example tayo, okay? Tapos, punta ka sa layout. Ayan, ayusin lang natin, ha? Ayan. Ito, may layouts. Ayan, elements, uploads. Punta ka dito sa layouts. Okay? Tapos, ito yung mga layouts na pwede mong i-edit. Marami kang pagpipilian dyan, okay? For example, ito. Try ko to. Ayan, example ito. Ayan. Okay? Then, ang gagawin mo is punta ka dito sa uploads. Okay? Mag-upload ka ng mga photos mo kung anong gusto mong maging picture ng channel mo. For example, yan. Click mo lang yung upload image. Tapos piliin mo yung mga gusto mong i-upload sa folder mo. Okay? Kung doon sa computer mo. Then, upload mo lang. Once nakapag-upload ka na. For example, ito may na-upload na ako. Okay? Kanyari, itong image na to. Edit natin. Click mo to. Tanggalin natin itong image na to. Okay? Tapos click mo itong delete. Delete image. Ayan, wala lang image, no? Tapos i-drag mo to. Kunin mo to. For example, ito yung napili ko. Ayan, may picture na siya.
Tapos ngayon, pwede mo edit to yung text. For example, ito ang text edit ko. Okay? Well, for example, pangalan, yung pangalan channel. And, tapos pwede mo rin edit to, pwede mo rin, pwede mo rin tanggalin to kung gusto mo. Okay lang yan. Tapos i-drag mo lang tong pangalan kung saan mo gustong i-drag. And, drag lang. And, for example, nakagawa ka lang yan. Click. Pwede mo pangalanan dito. Then, i-click mo lang tong download. Pagka-download yan, mapupunta na yun sa iyong computer's downloads. Meron ako na downloads, okay? Nandito. Tapos yun na yung gagamitin ko, may nagawa na ako kanina. So, eto yung na-download ko, yung nagawa ko kanina, ayan na siya. Tapos dinownload ko na yun, i-upload ko na yun as dun sa channel ko, okay? Okay? So, kaya napakahalaga itong Canva. Canva.com, pwede ka mag-edit yan, mga iba pang, for example, from Facebook cover, Facebook photo, Facebook post, yung mga amin. Then, ayan, click mo lang to, ayan o, oh, add channel art. Tapos, piliin mo yung image na ginawa natin, okay? Select a photo to your computer. Punta ka kung saan mo save yung photo na yun. Hanapin mo, for example, ito yun, ito yung ginawa ko, okay? Tapos, click mo lang yung upload. Tapos, hintayin mo lang ma-upload. Right? So, saktong-sakto na yan. Ayan, tapos, click mo lang tong select. So, maghintay mo lang ma-save. Yung ngayon, meron ka lang YouTube channel art. O, oh, diba? Ayan na siya. Ito lang yung YouTube channel art mo. Okay? Tapos, pwede mo rin itong, for example, ito. Add channel description. Ayan, i-add mo dito yung description ng channel mo. For example, kahit ano, kung anong gusto mong pangalan. Ayan, for example, yun sa akin. Tapos, click mo lang itong done. May, ano ka na? Description, okay? Pag nagawa mo yan, taka dito ngayon ulit sa, pwede mong i-edit yan later, okay? Ayan, ngayon, dito mo makikita yung mga video mo sa video manager. Wala ka pang video kasi kakagawa lang, wala pa akong video kasi kakagawa lang ng channel, okay? Pwede ka rin gumawa ng playlist, ayan. Ayan, pwede kang gumawa ng playlist, okay? Pwede mo itong i-browse itong mga to. For example, itong community. Ayan. Ayan, marami channels. Verify. Pagpunta mo sa channel, okay? I-verify natin. Okay, parang pwede ka mag-add ng thumbnails kasi yung iba. Kasi kapag hindi pa siya verified, okay? For example, itong thumbnails, upload enable na, pwede ka na mag-upload. Kaya lang yung thumbnails, hindi pa yan naka-ano, saan ba yung thumbnails dito? Hindi pa yan naka-enable. Okay, longer videos, hindi pa rin naka-upload videos longer than 15 minutes. Kapag hindi naka-verify yung account mo, hindi ka pwede mag-upload ng more than 15 minutes na video. Okay, kaya verify mo muna. So, click mo lang itong verify. Ayan. Account verification, verify account phone number, Philippines yung location, text me, verification code, tapos ilagay mo dito yung mobile number, o ilagay mo yung mobile number mo dito. So, ito lalagay ko yun sa akin. So, kapag na-enter mo na yung mobile number mo dito, click mo lang itong submit. Tapos magte-text sa'yo ng verification code. Check mo yung sa cellphone mo. Tapos ilagay mo dyan yung verification code. Kapag nailagay mo na yung verification code na sinend sa'yo ng Google sa yung cellphone, click mo itong submit. Alright. Tapos ngayon, malagay na. Congratulations. Your YouTube account is now verified. Tapos click mo itong continue. Alright. So ngayon, verified na yan. Pwede, enable na. You can upload. O, pwede ka na rin mag-upload ng mas mahabang videos, more than 15 minutes. Okay? So, ayun. Once again, pumunta ka lang doon sa channel, tapos i-verify mo yung account mo using your cellphone. Okay? Dito naman sa upload defaults, pwede mo itong, for example, baguhin natin. Enlisted muna. Category, education, standard, okay lang yan. Title, description. Ito yung ano, default na description kapag
kapag nag-upload ka. Okay, pwede mo naman itong edit later kapag nag-upload ka na. Okay? So, for example, lagay tayo ng description. Ayan, pwedeng ganyan. Visit our website. Okay? Or add me on Facebook. Ganyan. Pwede yan. Kasi kapag nag-upload ka, yan yung magiging default. Pwede mo naman edit yan later. Okay? So, okay. Yan. Okay lang yan. Wala kang babaguhin dyan. Allow comments. Kung gusto, kung ayaw mo i-allow yung comments, pwede mo itong i-uncheck. Okay? So, ako i-allow ko lang yung mga comments. Language. Video language. Sige, wala natin select yan. Option certification. Blah, 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 blah. Apps upload default siya. Okay? Pag natapos mo yan, i-click mo itong save. Okay? Ito may save dito sa gilid. Click save. Alright, so ayan, meron ka ng upload defaults. Dito naman sa branding. So, under pa rin ito ng channel, no? Dito sa branding, ito yung pwede ko mag-add dyan ng ano eh, watermark. Okay? Pwede, sige, try natin mag-add ng watermark. Choose file mo lang. Click mo itong choose file. Tapos hanapin mo yung gusto mong watermark na image. Okay? Example, choose file. Pwedeng ilagay mo dito is yung subscribe to our YouTube channel, mga ganun na image, okay? So, maghanap ko lang sa Google ng mga image na ganun. For example, yung picture ko muna ilalagay ko dito. Example ito. And then, para tayo ng picture. For example, itong sasakyan, okay? Itong picture ito, ayan. Click mo lang itong save. Basta na-upload mo na, click mo itong save. Ito yung magiging watermark mo. Pwede mo na naman itong hindi ka gumawa ng ganito. Optional naman ito eh. Click mo na itong save. Pag nagawa mo na yung watermark. Okay. Then, ayan. Ganito yung mangyayari. Yan yung lalabas dito sa gilid. Kapag mayroon kang video, ganyan yung lalabas. Okay? Pwede mo i-customize yung time niyan. Pwede ilagay mo siya sa end of the video. Entire video, pwede rin. So, pwede rin entire video. Okay? So, ibig sabihin, habang nagpi-play yung video, may pag binouse yung mouse, may lalabas na picture na ganyan. Ibig sabihin, pag click nila yun, magsusubscribe sila dun sa channel ko. Okay? Tapos nyan, click mo tong update. Ayan. Alright. So, na-update na siya. Click update. Then, ayan. Okay na. Na-update na siya. Then, dito naman sa advance, ano ba yung mga dito? Channel. So, huwag mo na ito, ano yun? Medyo advance na ito eh. Huwag na yan. Okay? So, video. So, wala na. Video manager. For example, tingnan natin yung channel ko ha. Pag-click mo dito sa may, ano na to, tab na to. Pag-punta mo yung channel. Ayan. Ganyan yung makikita mo. Okay? Ayan o, oh, di ba? Mayroon tayong channel art. Nandito rin yung picture mo. Ito yung picture mo dun sa ano mo, sa Gmail mo. Ayan o. Oh. Kung ano yung in-upload mo na picture sa Gmail, yung lalabas dyan. Ayan. Pwede kami yung picture channel, playlist, yan nakalagay. Wala pa kasing video kaya ano. Ayan. Tapos kung, kunyari, mag-upload tayo ng video, okay? Pag-upload naman ng video, kung example, nakapag-create ka ng video mo, okay? Click mo lang tong tab na to. Ito. Ayan. Tapos, pwede kang mag-live. Pwede kang mag-go live. So, ito yung click natin. Upload video. Okay? So, mahalaga lang naman ma-verify yung YouTube channel mo para makapag-upload ka ng mas mahabang video. Example, upload ko yung isang video. Okay? Ayan. Example, ito yung video na i-upload ko, no? Nakapili mo yung video, click mo lang itong open. So, ayan, uploading na siya. Okay? So, di ba nakita mo kanina yung ginawa nating upload defaults? Ayan, no? Tumalabas siya dito sa description. So, automatic na yung kada upload mo, lalabas yan. So, pwede mo lang i-edit yan, pwede mo tanggalin yan, o pwede mo dagdagan. Example, ganyan. Dagdagan natin, add me on Facebook, ganyan, add me on FB. Tapos ilagay mo dito yung FB link mo. Okay? Diyan may lalagay yung link.
yung FB link mo dyan may lalagay. Okay? So, pwede yan. Pwede kang magdagdag ng description dyan. So, tapos hintayin lang natin ma-upload. Okay? So, ayan. Uploading pa siya. So, ang tatandaan mo lang dito sa video kapag gagawa ka ng video, okay? So, kailangan may quality. Quality rin yung video mo. Kasi, dapat, kasi pag hindi quality, may lalabas dito ang ano, notification si YouTube. Okay? And, dapat, iwas ka rin dun sa mga copyright, may copyright content na videos. Okay? Kaya, check mo yung mga i-upload mo na video. Kasi, kung may copyright content yan, bawal yun. So, hindi siya i-allow ni Facebook and maaaring maban or ma-deactivate, ma-unpublish yung YouTube channel mo. Kaya, ingat ka din sa pag-upload ng video. Dapat sarili mong video, mas maganda. Okay? Or kung mag-upload ka ng ibang video, dapat wala siyang copyright content. Alright? Then, ayan. Tapos, dito mo ma-edit yung title. Example, lagyan natin ng title. Okay, yan yung title niya. Ayan. PV Module 1. Sample yan, ha. Ayan. Dito, pwede ma-edit yung title. Okay? Ayan. Tapos, I suggest, okay, kailangan naka-unlisted muna siya parate. Kasi automatic na unlisted na to kasi, di ba doon ginawa natin sa upload defaults kanina, ginawa ko siyang unlisted. Okay? Tapos, kung may playlist ka na, pwede mo automatic na i-add sa playlist mo. Ayan. Example, mamaya tuturuan ko kayo kung paano magawa ng playlist. Okay? Automatic. Pwede mo rin palitan ng thumbnails. Okay? Dahil na-verified ng account natin, pwede tayo maglagay ng thumbnails. Pili, kunyari, wala kang napili dito na thumbnails. Okay? Yung thumbnails, yun yung makikita picture kapag sinerge yung video mo, yun yung unang makikita ng picture. So, pwede kang pumili ng thumbnail, mag-upload ka, maximum file is 2 MB. Dapat less than 2 MB. Okay? For example, balik tayo ng kanina. Okay? Example, ito. Yung napili mong thumbnail. Ayan. Ito. Yung picture. Ayan. Sample lang naman yan. O, di ba? For example, yun yung napili mong thumbnail. So, yun yung magiging thumbnail niya. Yan yung magiging front pic. Okay? As soon as nakapili ka na, okay? Once nakapili ka na, i-click mo lang tong done. Ayan, done. Okay? So, anytime, pwede mo naman tong i-edit yung title. Okay? Tapos, pwede mo yan, return to editing ka lang kung gusto mo i-edit ulit. Okay? Tapos, kung gusto mo makita yung mga video mo, click mo tong video manager. Okay? Tapos, ito, i-close ko na to kasi nasave naman na siya. So, pagpunta mo sa video manager, so, nandito na yung videos mo. Okay? So, naka-unlisted pa siya, ano? Unlisted. So, I suggest, bago mo siya i-public. Okay? I suggest, bago mo siya i-public. Patagalin mo muna ng at least 5 hours to 24 hours yung video bago mo siya i-public. Okay? So, kasi chine-check pa rin yan yung YouTube kung okay ba yung video mo. Kasi kapag hindi okay yan, automatic i-delete niya yan or kapag may copyright content yan, i-delete niya yan. So, huwag mo muna ipapublic. Hintay mo yung mga 5 hours to, ako 24 hours ako bago ko ipinapublic. Okay? Pag ipapublic mo naman yan, click mo lang tong edit. Yan. Pag gusto mo siyang ipublic. Kasi kapag unlisted yung video, okay? Kapag unlisted siya, ibig sabihin, pwede mo siyang i-share. Pwede mo i-share yung link sa kahit kanino. Kung kanina mo lang sinare yung link, siya lang yung makakapanood ng video kapag unlisted. Kapag public, kahit sino, pwedeng makapanood ng video. Kapag public, kunyari, ginawa ko mong public yan. Kunyari, ginawa mong public yan. Pag ginawa mong public, pag-click mo tong publish, naka-public na siya. Okay? So, kahit sino makaka-view. Kapag ito naman, private, okay? Kapag private, ikaw lang makakapanood yan kapag private. Hindi mo pwedeng ma-share yan sa iba, hindi nila makikita. Kahit i-share mo yung link, hindi nila makikita kasi private. Kung unlisted yan, pwede mong i-share. Pero kung kanina mo lang sinare yung link, sila yung makakapanood. Alright? So, I suggest, kung gusto mo siyang i-public, hintayin mo muna yung 5 hours to 24 hours. Okay? Yan.
Tapos ang paggawa naman ng playlist na video manager. So guys, yun lang ha, pag-upload, ito lang oh, upload. Ito yung pipindutin mo kung gusto mo mag-upload ulit ng video. Tapos paggawa ng playlist, punta ka lang dito sa playlist. Punta ka dyan sa playlist. Tapos create mo to. Create a new playlist. Tapos yung title ng playlist mo, okay? So, ayan. For example, ito yung pangalan ng playlist ko. Pag naka-public, pwede nyo i-share. Okay, naka-public siya. So, ayan, listed ko lang din muna. Pwede mo i-public. Ay, sorry. Pwede mo siya i-public. Walang problema. So, okay, unlisted ko lang muna to. Okay? So, kapag unlisted, katulad ng sinabi ko kanina, di ba? Kung kanila mo lang sinare, siya lang makapanood. Kapag public, kahit sino, pwede yung makapanood. Kapag private, ikaw lang yung makapanood. Right? So, once na nagawa mo, click mo lang itong create playlist. Ayan. So, may playlist ka na ngayon. Tapos, kung gusto mo lagyan ng video yan, click mo lang itong edit. Ayan. Tapos, add video. Click mo ito yun, add video ito. Click mo yun, add video. Tapos, pwedeng, for example, gusto mong lagyan ng video yan, ibang video, pwede yon, ilagay mo lang tong URL. Ayan o. Kung gusto mo naman yung video mo, ayan o, your YouTube videos. Di ba, may ginawa na akong video kanina. Click mo lang yan, tapos click mo add video. Automatic na doon yan sa playlist mo. Ayan. Meron na siyang isang video. Kung gusto mo ulit magdagdag ng video sa playlist mo, click mo lang tong add video. Okay, for example, URL. Hanap tayo, search muna tayo ng video na idadagdag ha. Ha, search muna tayo ng ibang video. Neil. Example, search ko yung channel ko. Make sure to subscribe ba sa channel ko. Yung channel ko. Okay. For example, ilalagay ko tong video na to. Ito. I-click mo lang yan. Right click. Right click. Tapos, copy link address. For example, tong video ilalagay ko, no? Tapos balik ako sa channel ko. Ayan, click mo lang itong image na to. Creator Studio. Click mo. Ayan. Tapos punta ka dito sa Video Manager. Okay. Tapos Playlist. Punta ka sa Playlist. Okay. Tapos click mo itong Playlist mo. Click mo itong Edit. Ito, Edit. Ayan. Tapos magdadagdag tayo ng video, di ba? Nakuha ko na yung click mo yung edit. Tapos click mo yung add video. Add video. Tapos click mo tong URL. Di ba kinuha ko yung URL ng video, yung video ko doon sa isang channel. Paste mo lang doon yung URL. Yan, nalalabas na yan. Okay? Pag paste mo yung URL, click mo tong add video. Yan, ibig sabihin, naka-add na yung video doon sa playlist mo. Okay? Ibig sabihin, dalawa na yung video doon sa playlist mo. So, pwede kang kumuha ng kahit anong video sa YouTube. Kunin mo lang yung link, add video, tapos i-paste mo. Gawin mo lang. So, para masundan mo, i-post mo lang yung video na to, balikan mo lang mula dun sa una para masundan mo step by step. Okay? For example, i-share mo tong playlist mo. Kung gusto mong i-share tong playlist, i-copy mo lang tong link na to. Ayan o. Oh. Alright? Copy mo lang yung link na yan. Copy. Oh. Tapos, copy, tas yung link yun i-share mo dun sa kung kanino gusto mong i-share yung playlist mo. For example, pwede mo rin man tong i-click. Pag-click mo ito, Warhammer, play all. Ganyan maging itsura niyan pag play all mo siya. Meron yan, may dalawa ditong video yan, di ba yung nasa playlist. Yan. Kasi after matapos itong video, ang susunod na magpi-play itong pangalawang video. Okay? Kung gusto mong i-share yan ganyan, i-copy mo lang tong link na to. Ayan o. Copy. Tapos, yun ay i-share mong link doon sa tao na gusto mong i-share. Kung sinong gusto mong makakita ng playlist mo. Okay? Kung gusto mo naman na yung video lang yung i-share mo, yung link ng video, punta ka lang dito sa video. Tapos, right click. Ayan o. Copy video URL. Kapag sinare mo yan, kapag sinare mo yung link, for example, ipipaste ko yung link sa notepad. Ayan. Ito na yung link ng video. Okay, yan na yun. No? Okay, kung gusto mo i-share yung video, gano'n lang. Kaya, pwede yung ganyan. Copy link address. Ayan, gano'n.
Ganun lang pagkuha ng link ng video. Alright? So, ngayon, pwede ka nang gumawa ng iyong sariling YouTube channel. Pwede ka na mag-upload ng iyong video sa YouTube kasi meron ka lang YouTube channel. I suggest na gawin mo to kasi napakahalaga na meron kang YouTube channel na magagamit mo to sa iyong marketing, sa iyong online business, or sa kahit anong business mo. Okay? So, ngayon pa lang kailangan mong magpalakihin yung subscribers mo sa YouTube kasi napakahalaga. Kapag mag-embed ka ng YouTube sa ng video sa iyong website, okay, upload mo lang sa YouTube yung video mo na gusto mong embed. Ayun. Tapos pwede mo na siyang ilagay sa iyong website. Alright? So, ganun lang paggawa ng YouTube channel pag-upload ng videos. Alright? So, kung gusto mong makita yung mga video, ayan, punta ka lang dito sa Creator Studio. Ayan, ito na yung video mo. Meron ka lang isang, meron lang isang video. Tapos, kung gusto mong makita yung channel mo dito, click mo itong sa may laptop. Ito, click channel. So, ayan, may nakalagay na dyan, oh. Andito na isang video mo. Tapos, pwede mo itong edit. Ito, add section. Ito. Sige, try mo. Add section. Okay? It's content. Example, popular uploads. Pwedeng horizontal or vertical. So, ikaw bahala. Horizontal. Tapos, click mo lang yung done. Okay? Pwede ka mag-add section dyan. Tapos, pwede rin playlist. Horizontal. Ayan. Alright? So, hindi pa lalabas dito yung video natin. Kasi naka-unlisted pa yon, okay? Hindi ko pa siya pinapublic. Once na mapublic ko, papasok na dito yung video. Pag pinuntahan mo yung channel mo, makikita mo na dito yung mga videos mo. Alright? So, hindi pa siya makikita dito kasi naka-unlisted pa siya. So, ayun. So, I hope marami ka natutunan sa video na to. Please subscribe to my YouTube channel, okay? I-click mo yung subscribe dyan para mas ma-update ka sa mga next training na gagawin ko in the future. And, ayun, i-like mo tong video na to. Pwede mo i-share sa mga kati mo, okay? Para matutunan din nila kung paano magawa ng YouTube channel na magagamit nila sa kanilang business. So, ginawa ko to para sa team ko, okay? Itong video na to. Kaya gumawa ko lang itong video para sa team ko. So, marami pa akong sinishare ng mga videos. Exclusive lang sa team ko yun. So, again, congratulations and God bless.